ano sa inyo na papunta tayo ng ano, papunta tayo ng ano ba yan? Doktor. So ano ko na lang sa inyo, i-inform ko na lang sa inyo kung anong sabi ng doktor. Dahil lately talaga mga kalabs ay sobra talaga ang pag-alala ko. So medyo na-depressed din ako dahil sa hindi pa natin alam ang resulta sa ating pa-check up. So nag-alala ako dahil sa naramdaman ko po. So medyo malungkot po, pero sana naman ay hindi naman siya ano talaga, hindi naman siya malala or something. Kaya kailangan ko talaga pumunta ng doktor. Nag-ano na ako, nakausap ko na yung doktor at sabi ano daw tawag nitong kailangan daw i-check ganyan. So ano ako yung siyempre nadidepressed din sa kakaisip dahil kaya sobra talaga tsaka nalulungkot din siyempre. So tingnan na lang natin at pray na lang. Pag-pray nyo din ako na okay lang, 'di ba? So kasi hindi din natin alam ang panahon at bakit mayroon tayong naramdaman na ganun. So kailangan talaga nating ipa-check sa doktor. Kaya pasensya na, medyo malungkot ang ating kwento ngayon, ating ano sa buhay. So pero iko-continue ko ito mamaya mga kalabs kasi parang may more details ako kung anong sabihin ng doktor. Ganun. So 3 days ko na tong kinikim-kim at inaano, pero tinatry ko pa din na open-minded kasi hindi din natin alam talaga ang kasi natin alam ang resulta, pero syempre nakaka-depress din, 'di ba? Kasi yung hindi mo alam tapos basta yung hindi mo alam tapos iniisip mo lahat-lahat tapos nagugugol ka kung ano bang dapat ano bang pwedeng mangyari, ganun-ganun, 'di ba? So parang syempre maano din kaya talagang hindi ako nakakatulog ng maigi. But anyway, trust lang natin na nandyan lang si Papa God na gabayan tayo sa lahat na ating naramdaman at sa lahat ng mangyari sa ano natin ba. So, ayan mga kalabs, papunta na ako sa doktor, parating na ako. So, i-continue ko na lang to siguro sa bahay o baka mamaya pag naghintay din ako ng doktor, mag-vlog din tayo, diba? Diba mga kalabs? So, ito maaraw na naman dito sa amin. So, at least mayroong kaligayahang na nafi-feel na dahil may araw. So syempre 'di ba pag may araw parang maganda din ang pakiramdam natin. Ayan. So ayun mga kalabs, i-continue ko na lang mamaya dahil magpa-park ako. Bye. So ayan po mga kalabs, galing na po ako sa doktor and then ayun, kinuhanan po ako ng sample doon sa uterus natin. Tsaka in-ultra din ako. Tapos okay naman siya lahat ang ano ba yan tawag nitong wala naman, pero mayroong tumubo na kaya ako kinuhanan ng test. Kasi may tumubo sa malapit ng uterus natin. So yun pala ang nag-cause ng pain sa aking dito sa puson. Kasi nung nalaman ko kasi dahil matagal na akong warang ilang taon na akong walang regla tapos bigla akong dinugo. So yun, tapos may sakit na kasama. So nung tumawag ako sa doktor, sabing ganun, kailangan talaga akong i-check. So ayun, sobra talaga itong mga 3 days. Sobra talaga pakiramdam ko, na depressed ako, tapos pati tuloy yung blood pressure ko hindi maganda dahil hindi nga nakakatulog dahil nga sa edad natin ganito, natatakot din kasi tayo dahil sa ano ba, sa anong tawag nito, kung anong mangyari. Syempre hindi natin alam dahil ang sickness hindi talaga natin alam. So
So, ayan mga ka-loves, sobra talaga ang pagka-depress ko lately. Pero, ayun, andito na po yung ating ano. So, sa private po ako nagpunta kasi pag sa public, matagal tayo alagaan. So, ayoko naman na masiraan na ako ng ulo bago pa ako asikasuhin. So, kasi dito pag public, ang dami kasi yung kung talagang hindi ka pa, yung talagang mamamatay, eh, hindi ka talaga anuhin. So, ayan mga ka-loves, andun na. Tapos, yun, kasi syempre, kailangan tayong magpa-check. So, ayan, ito na yung ating picture, yung picture natin. Ayan, so, sabi ko nga sa doktor, may possibility pa ba akong mabuntis kasi nirigla ako ulit. So, ayan na yung ating, ano, ayan na yung ating, yung anim ang kinuha niyang picture. So, ayan yung, ano, so, ang inanon niya sa akin is, saan ba yun? So, ito yung sa ultra na may tumubo sa akin. So, ito yun. Ito. Ito yung tumubo. Pero, malaki tingnan dyan. Pero, napakaliit daw. Maliit pa daw sa dito. Maliit talaga yung parang piece ang kalaki niya. So, at saka hindi daw naman. Kasi pag malaki daw, dangerous. Eh, kung maliit man, ay hindi naman. Ayun, hindi naman daw gaanong ano. So, ayan po yung ano natin. Ayan. So, pwede ba tayong mabuntis ng 50? Ayan, 50. Mabuntis tayo ng 50. Ayan. So, pregnant at 50 tayo, mga ka-loves. So, malay mo, di ba? But anyway, so, kinuhanan din ako ng lab test. So, ayan. Ay, kukunin ko na pala ito kasi masakit na. So, ayan. Yung kumuha sa akin, ay practicing siya. Pero, napakagaan yung kamay niya. Ayan. So, kinuhanan din tayo ng blood test. Ayan. So, ito ang nangyari sa ating ano yan. Wala namang dugo. Sus, tinali pa ng husto. Mas masakit pa itong tali kaysa yung sa tusok ba? Ayan. So, ito na yung ano natin. Yung sa blood test naman natin. Ayan doon. Dito sa blood test natin. Ayan. Ayan. Wala naman. Oh, ayan. Tingnan nyo. Wala na. Kunti. Maliit lang. So ayun mga ka-loves ang ano natin. So hope lang tayo. So kinuhanan ako ng blood test at kinuhanan ako ng sample. By next week malalaman na natin kung talaga bang ano. Pero syempre ano pa din yung parang nakaka-depress pa rin isipin na pag maghintay ka ng result ba, syempre, 'di ba? Kaya ewan ko, na-depress lang kasi ako. Kasi hindi ko akalain na darating pa ito sa puntong ito na kailan pa tayo ano, sa kakapamay maramdaman. So, pero next week ko pa malalaman. So, sasabihin ko din sa inyo kung ano. Kaya ang gagawin ko ngayon is kakain ako, samahan niyo akong kakain ako ngayon. And then yan, at pasensya na mga ano, kasi syempre nakakaano din ito na pag-isipin. Tapos ang mahal pa mga kalapsin yung binayad ko. 414 pa euro ang binayad ko. 418.40 ang binayad ko. Masakit pa sa bulsa. Wala na talaga, wala na ng pera. Tapos may babayaran pa tayong napakalaki. Ayun. So, but anyway, trust lang tayo sa Panginoon at sana wala talagang ano ipipray ko, pero i-inform ko sa inyo at i-ano ko sa inyo ang tawag nitong
I-update ko sa inyo kung ano ang resulta. Tatawag sa akin yung doktor by next week siguro. Tapos yung blood test ko, sabi baka by Thursday, tatawag na sila sa akin. So hintayin na lang natin ang result at saka i-update ko sa inyo, mga kalab. So salamat sa inyo. Please pray for me. Ngayon, naramdaman ko yung parang ang super hapdi talaga ng dito sa baba ko kasi sinipsipan ako ng, ayun ko, ang sakit talaga na talagang umiyak ako doon sa habang kinuhanan ako nung sample ba kasi masakit talaga. Ngayon para siyang may wound sa loob. Masakit talaga. Sabi niya ganun, pwede daw akong uminom ng painkiller. Pero nag-aano din akong umiinom ng painkiller ba, mga kalabs? Kasi syempre, hindi din maganda na palagi ka na lang umiinom ng gamot. So, itatry ko lang na ma-manage ko itong sakit na ito. And then so yun lang, mga kalabs, ang akin. Please pray for me at i-update ko sa inyo ang pasensya na talaga kayo. So yun lang, mga kalabs, maraming salamat at sa kapatid ko, hi nang Diday, hi system, hi Adeling, sa mga pamilya ko, pray nyo ako na wala namang sa resulta. Yun lang. God bless sa lahat at ingat kayo palagi. I love you all. Bye, mga kalabs.